Magandang araw po mga ka-urban farmer. This is Cesar's Urban Farming. In today's update of my backyard garden, I'm going to show to you my do-it-yourself patola trellis and more. As you can see in here, dito po, sinimulan ko na pong gawin yung trellis para sa patola. Makikita po niyo, it's made of buho or young bamboo, which was donated by my neighbor na kanya pong tanim sa kanyang backyard din. Kung kaya humingi po ako at binigyan naman niya. Makikita po ninyo yung mga tanim kong patola. Lima po siya na tanim. And I'm expecting na ito po ay gagapang, kaya inabangan ko na po ng trellis. As you can see in here, ang ginamit ko po dyan ay alambre na pinagdugtong-dugtong ko at tinali ko ng alambre. Kaya ayan po mga ka-urban farmer. And in the next video ay yung po namang pagtatanim ng kangkong. Ayan po mga ka-urban farmer, ang itatanim ng mga kangkong na may ugat na. Kung kaya, let's go! Ang benefits of eating kangkong is almost equal to milk, banana, and orange. It is able to reduce blood pressure as well, gives immunity to cancer, improve vision, boost immunity, and treat skin diseases as well. Napakayaman po ng kangkong sa vitamin C. Kung kaya, napakaganda pong mag-propagate tayo either sa seed or sa branches na pwede pong tumubo ulit. Kangkong contains carotene, amino acids, including polyphenol, an antioxidant. So, maganda po na sa ating mga binibiling kangkong sa palengke ay isi-save po natin yung mga branches na yan, dahil pwede pong itanim ulit yan. Ang gagawin lang natin, iparoot, root muna natin sa tubig, sa isang garapon, and then paarawin po natin, ano? So, tutubo po ulit yan mga ka-urban farmer. So, yan po, tinatanim na po ngayon sa lupa, and hopefully after a week or more ay tutubo na po yan. So, sa susunod naman pong video ay mag-harvest po tayo ng kangkong na itinanim. Ayan po mga ka-urban farmer, we are harvesting kangkong leaves doon po sa tinanim kong from the seeds. Ilang beses na pong natabasan yan at ngayon nag-harvest na po muli para gamitin na pangsigang. So ayan po mga ka-urban farmer, meron na pong tayong safe and organic kangkong para sa ating hapag. Habang tinatabasan nyo po yan, ay lalo naman po dumadami ang dahon. Kung kaya, every week ay meron po tayong haharvestin na kangkong leaves from our backyard garden. So yan po mga ka-urban farmer, may pangsigang na. In the next video naman po, ayan po, makikita po natin yung in-order ko po sa Lazada na mga Madre de Agua cuttings and also Napier grass. Ang plano ko po dyan ay itanim doon po sa farm ko na nabili sa Cavite at atin pong ipopropagate po yan. So, just watch the next video. As you can see in here, yan po yung dapat pag bumili tayo ay nakakasiguro dapat na meron dalawang nodes. Yan po.
dapat ganyan ang bibili natin yan. Yung Napier grass din, dalawang nodes dapat. Makikita po ninyo. Ibig sabihin yan, maganda po yung pinagkuhanan niya ng mga puno. Dahil meron pong dalawang buko. Ang pagtanim po niya yan, makikita po ninyo, meron nang tumutubong mga ugat-ugat. So, ang pagtanim po niya ay you're going to put it in a potting bag, poly bag. No, yung pinakamaliit po ang gagamitin natin dyan. So, of course, we need soil, garden soil. Ayan po, sa susunod na video, makikita po ninyo yung preparasyon para sa pagpapating. Yan po yung potting soil, which composed of garden soil, carbonized rice hull, ipa, vermicast, at cocopeat. Yan po yung pagtatanim niyan. Yang ganyan ang pagtatanim, yung pinaka tusok. Yan po. And then we will water it at ilalagay po natin sa shade for 3 days. After 3 days po ay pwede na po siyang maarawan. So yan po mga ka-urban farmer, I hope ay meron po kayong na-pick up muli tungkol po sa urban farming. Maraming maraming salamat po, and do not forget to hit the subscribe button. God bless.